ordinary time. Let us offer this Mass and include in our prayers the intentions of the following. For thanksgiving and personal intention of Joel Ann and Jewan Gabriel Porciuncula, Carmelita Leoncio and Belen Hernandez, Emily and Elena Porciuncula and family, Glenn and Marisa Hernandez, Henry and Valerie Nolasco, Raho Laurel Group of Companies, Bernard Catalan family, ER J Furniture Shop, Efren Gayosa Jr. for US Visa, Alfred and Elijah Gayosa, Naning Selly Edsel Selwin, Isa Marcelli, Jerry and Zara Trinidad, Len Samson, Carla Garcia, Rosalina Alcantara, Angela and Tigolo, Lizelle Vitug, Luisa Gonzaga, Dr. Lisa Zamora, Gilbert Irene Camille De Leon, FHY Mark Emmanuel Nolasco, Pimentel and Cappuccino family, Attorney Arnel Alcaraz, Norman Delphine family, Jill and Julianne Soriano, Olympia Rivera and family, Praes Inani Cristo, Presed Caban ng Tipan, Pulilan Senior and Junior, Legion of Mary, Curia, Legion of Mary, Marsado Bacaira Suarez Gabon, Alengasa, De Sabile family, Alejandro Roque and family, Balbuena family, Nadine Gail Doctor, Adriel Dana Doctor, Arsenio Doctor and family, Tabares Castro de la Cruz, Overguard family, Gian Tabares, Maricel Castro, Maricar Castro, Marilyn Overguard, Olympia Rivera, Maricar Payumo, Kalumpita and Peña Flor, Manalo Lagitao, Jacobs family, Arnel and Maricar Gomez, Am Maric Gomez and Sas Furniture, Overruns Live Selling, at iba pa, Boss and Zisling House, Apples Milk Tea, Amanda's Van Rental, Travel and Tours, Couples for Christ Rider Club of Barasawain, Arquilio family, Jeril and Elizabeth Dalipe, Librada Cantotoy and family, Grace Arela and family, Susana Ador and family, Betito family, Franklin Abag and family, Casicas and Miranda family, Abarico family, Maricel Abarico, Vilma Rigosa and family, Meryl Gachelian and family, Rodola family, Well-Made Speed family, Say Twins Accessories and Say Twins Fashion Hub, Salomia family, Say Twins Sander and Sandrew, Dimaano Mendoza Wee family, Charisse Marquez and family, Roy and Mel Reynaldo and family, Deluna and Daza family, Romano and Irene Rojas, Glema family, Aguirre and Santua family, Geraldine Santua, Jose Santua, Marisa, Maria Luisa Santos, Rosario and Joan Santua, Dominic de Guzman, Jade and Jasmine Ong, James Ong Jr. and family, Milo Abarquez and family, Brian and Rhea Bayangos, Sobihano family, Bike Express Harmony One, Boy and Annie family, Lazarte family, Ezekiel Cruz and family, Danilo Teresita Bernardino, Derrickson and Jeric Bernardino, Ronald and Terry Ann Torres, Alan and Shi Labiano, Dato family. Also for the thanksgiving of Rico Hermanos and family, Ferrer family, Alex and Connie Mendoza, Alcon and Jean Mendoza, Belen de los Santos, Valerie Suzanne Domingo, Noli Domingo, Paul Christian Labosca, Paolo Domingo, Genevieve Labosca, JCP Metal Fabric Corp, Colleen Domingo and family, Grace Domingo, Jares Christopher Domingo, Nathan Domingo, Salvacion Reyes and family, Emalinda Malascaste, Joseph John Pas Pakula Jr., Pakula and Yambao, Marilyn Padilla and family, Azor family, Kisov family, Marinel Villanueva, Rodriguez and De Vera, para po sa kagalingan ni Sancho Madulid, Lucy Catalan, Jacqueline Aubrey Gonzalez, Kelsia Luis Gonzalez Enriquez, Manuel Samson, Dexter Dvitug,
Jose Marie Bernardo, Connie de la Cruz, Jasmine Vines Tiango, Victor Pacaira Sr., Remedios Gomez, Victor Uy, Chris Emerson Uy, Alex Sales, Cheryl Lumabis, Rowena Catarus, Rick Arela, Dolores Tuazon, Marife Glema for Breast Cancer, Bernardo Presto, Vic and Dina Presto, Imelda Laureto, Mary Queen Castro, Mateo Ong, Alexandria Mendoza, Dosandra Crispero, Gloria Reynosa, Hannah Reynosa, J.J. Renz Martinez, Peter Lawrence Reynosa, and Jomarie Antori de Vera. For the birthdays of James Anthony Gomez, Librada Cajontoy, Julius Contreras, Jasmine Contreras, Rodolfo Castañeda, Miguel Ruiz Castañeda, Joaquin Carmelo Armas, and Mary Julian Dolores. Geraldine Marie Geronimo, Marisa Luciano, Helen Young King, Monette and Cesar Reyes III. Also for the healing of Lidio Reyes Jr., Mercedita De Leon, Rodora Doan, Lita Gossom, Norman Gela, and Maria Cecilia Baure. For Thanksgiving of Jaime and Jocelyn Castillo family, Milia Ding Robles, JP Garage, June and Joselina Sandoval, Gilbert and Irene De Leon, Belia Galeno, Maria Carmela De Leon, Camille De Leon, Dave and Elvis Santos and family, Marvin, Heidi, Angelica Domingo and family, Gloria Galang, Nema Louie, Lou Sulit, Engineer Neil and Nina San Pedro, Makalalad family, Gujaga family, Zalazar family, Naval family, Lumangas family, Anita Malonso, Tolo family, Tiffany Makalalad, Ansel and Luming Francisco, Adrian and Melody Francisco, Marisa Louie, Edna Bimbo Aquino, Boyet and Nelly Pascual, Eduardo Santos and family, Jeanette Suratos and family, Gina Ramos, Mrs. Allen Sel, Anselmo Illuminada Francisco, Julie Jean Bilarmino Cabadsan, Arlene Arciaga and family, Good Samaritan Prayer Group, Hong Kong, Katibayan family, Reina Manuel Tanyada, Gemma Lumba, Juliet Salvador, Maria Teresa Sampong, Amanda Tuanyo, Gloria Neri, Anita Malonso, Carolina Mateo, Villarante Susan, Michael Ryan Marin, Mary Grace Marin, Digna Galinato and family, Mr. and Mrs. Reynaldo Esquibel and family, Maria Caris Espanya Manahan, Rafael Christian Arce Manahan, Mr. and Mrs. Leon Guerrero. Also, for the special intention and thanksgiving of Gerardo Jerry Ramos and family, Kurt Andrew Ramos and family, Kisigail Ramos Tang and family, Kimbo Ramos, Maria Isabel Lorraine Ramos, Adelia Pagtalunan, Clarence Paul and Rosalie Villafuerte, Elma Reyes and family, Evelyn Ramos, Catherine Beltran, Murphy and Kelly Diman and family, John Grace Pagtalunan, Sapot family, Celestina Pagtalunan, Ramos family, Ian Ramos, Arlene Noli Del Rosario, CP Villafuerte Design Builders, Pure Gem Company, Ecam Company, Angeline Adele D, Nita Panganiban and family, Marlo Manongson and family, Arnold and Lori Reyes and family, Ada Pantig, Raymond and Tess Pantig, Rose Vergara, Carmen Coleco, John Mendoza, Romana de Guzman. For the souls of Ernesto Libon Jr., Caridad Narag Ligaya, Latumbo, Erlinda Ednelia, Alfredo Latumbo, Tess Lahimbo, Domeng Biboon, Pastor Araceli Angelica Canuto Mariano Restituto, Natividad Ricardo Gina, Conchita, Junicio, Felela, Pedro, Josie, Ofelia, Renato, Contrado, Rodolfo, Filemon, Victor, Adelaida, Joaquin, Ivan, Lester, Ernesto, Leticia, Angela, Lucas, Carmen, Severina, Angelito, Maria Cecilia, Margarita, Abelardo, Estrella, Fe, Maria Fe, Margie, Ray, Antonio, Bonita, Warson, Reynaldo, Lauro, Joseph, Joel Sr. and Jr., Elnora Salvador,
Megs, Ellen, Apolinario, Eugenio, Lucio, George, Mary Ann, Vivian, Carla, Emma, Menandro, Encarnacion, Evelyn, Alberto, Bienvenido, Alberto, Johnny, Cyril, Leopoldo Sr., Elisalda, Sam, Joy, Thelma, Wilfredo, Rodolfo, Ariston, Virginia, Delia, Celine, Levita, Amarfina, Chino, Florencia, Blas Sr. and Jr., Victoria, Nina, Joseph, Felipe, Mylene, Tessie, Andring, Nati, Porfirio, Cecilia, Rolando, Mariano, Arcadia, Maria Consolacion, Teodora, Felicidad, Florentino, Presentacion, Enrique, Valeriana, Renz, Jonathan, Benito, Constancia, Luz, Luminda, Maria, Perlita, Juanita, Beatriz, Joselito, Fernando, Ricardo, Reynaldo, Lucia, Lauro, René, Julieta, Arnold, Dolores, Domingo, Mariano, Norma, Pablito, Sol, Teresita, Joan, Vicente, Arturo, Joan, Sinaida, Maria Victoria, Conrado, Brigida, Pablo, Catalina, Floro, Levino, Arnel, Bartolome, Benjamina, Bebeng, Romeo, Benigno, Julita, Enrico, Madeline, Jeffrey, Belinda, Lilia, Jonel, Elisa, Chidoro, Delia, Hervasio, Elena, Amania, Romeo, Marciano, Chofilo Jr., Maria Ana, Rosario, Mark Anthony, Valerie, Fermin, Lidia, Luis, Mila, Lorando, Marina, Remedios, Luz, Paulina, Junisha, Senon, Prima, Elizabeth, Angel, Consolacion, Erlinda, Maria, Damaso, Shireen, Joy, Junisha, Rolando, June, Robert, Ernesto Sr., Demetria, Mary Grace, Salvador, Rodrigo, Lidia, Sunshine, Teresita, Noemi, Jewel, May, Fortunato Jr. and Sr., Susan, Lilia, Edith, Riboca, Chona, Norma, Serafin, Ernesto, Pablo, Rebecca, Erlinda, Jose, Maria Clara, Jeronimo, Pilar, Jonathan, Rogelio, Adriano, Basilisa, Romel, Andres, McDonald, Elizabeth, Loncio, Nelson, and Leonardo, and all the souls in purgatory. Also, for the thanksgiving and special intention of Nanay Feli, Juliet, Edna, Minay, Lota, Marlene, Tasing, Kaka, Jovel, Susie Salazar, Marisa, June Ramos, Cherry, and Ellen Candangan, Benji, and Edith, Chua, Saveron, Estrella, Gonzalez, Isidro, Cartel, Franco, Ignacio, Azul, De Los Santos, Mangahas, Tungol, Sarmiento, Nepomuceno, Bonilla, Solomon, Benaventura, Escares, Pangilinan, Reyes, Ramos, Serrano, Mendoza, De Jesus, Garciano, Dumigpe, Crot and Joseph family, Dueco family, Maritz Clemente, Alice Pizarro, Primo by Albert Castro, Ramon and Grace Maramba, Nanay Francine and family, Ate Del Malin, Kiel and Mami, Lani Castro, Nanay Tess and family, Mayor Ricky and Luisa Silvestre, Mayor and Congressman Robes, Governor Daniel Fernando, Ida Kim Bea, Crescentia Ato, Vivian, Guillermo, Rod, Presi, Cruz, Hazel, Minnie, Mitch, Aris, Ate Evelyn, Kuya Flor, and Ate Laura, Ael Esguera, Melanie Castillo, Grace and Engelbert Soriano, Eleanor Javier, Lolo Amang Makasu, Doc Coco Claudine Roura, Dr. and Doctora Roldan Galvez, Doc Nelson and Ate Tenny, Doctora Teresita Martinez, Doc Marlon Martinez, Dr. Pau and Jane Van Camino, Edding Reyes, Cynthia Sebastian, Danny and Rory, Domingo, Ambet and Ted Domingo, Jerry, Gina, Ochi, Delma, Dante, Espy, Doreen, Amigable, Thelma Go, Engineer Rick and Dr. Lani Santiago, Jong and Noemi Robles, Maki Boy and Anna Agapito, Arthur and Jean Reyes, Emily, Resty, Christy, De Jesus, Sophia Claire, Libunao, Ellen, Leong, Engineer Nils, and Nina San Pedro, Boying, Mariana and family, Lucio and Susan Co, at ang kanilang pamilya, Romeo and Valerie Palma and family, Natalie, Ignacio, and Engineer Dennis, Sandil, Mr. and Mrs. Eduardo Santos and family, Jeanette,
Soratos and family, Bianca Abuan, Engineer Jerry, Merly Umamoy, Jose Manalo, Belia Galeno, and family, Virgil Francis Villacorte. And also for the healing of Ida Salvosa. We pray for the health of Victor Uy, Chris Emerson Ray, Jacqueline Aubrey Gonzalez, for the soul of Arnel De La Rosa, for the sick, including Nelson De Tiago. For the soul of Sally Angsia, Dionga So, Maria So, Larry Ramos. We pray for peace in the world, especially in our country. We pray for our president. We pray for Bishop Dennis, who is now sick. Good morning, sisters and brothers. Please all rise as we begin our Eucharistic celebration. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, like Martha, in today's gospel, we can be anxious and worried about many things when entertaining people. We can learn something from Mary. We can go out of our way to be attentive to others. We can spend time listening to their stories. They need to be listened to just as much as they need to be served. The same is true in our life of faith. When the Lord wants of us, what the Lord wants of us, first of all, is to be close to Him and to put our trust in Him amid life's concerns, to prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries. Let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly recite, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Christ,
Christ have mercy. To God in the highest. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord God, Heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. Receive our prayer. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, to the glory of God the Father. Amen. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Let us bow our head. We pray for our own intentions. Let us pray. Show favor, O Lord, to your servants, and mercifully increase the gifts of your grace, that made fervent in hope, faith, and charity, they may be ever watchful in keeping your commands. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. Abraham welcomes strangers with the greatest hospitality, not knowing that they are angels of the Lord. Abraham's hospitality prefigures the welcome that Jesus receives from Martha and Mary in the Gospel, the first reading. A reading from the book of Genesis.
The Lord appeared to Abraham by the terebinth of Mamre, as he sat in the entrance of his tent while the day was growing hot. Looking up, Abraham saw three men standing nearby. When he saw them, he ran from the entrance of the tent to greet them. And bowing to the ground, he said, "Sir, if I may ask you this favor, please do not go on past your servant. Let some water be brought, that you may bathe your feet, and then rest yourselves under the tree. Now that you have come this close to your servant, let me bring you a little food, that you may refresh yourselves. And afterward, you may go on your way." The men replied, "Very well, do as you have said." Abraham hastened into the tent and told Sarah, "Quick, 3 measures of fine flour, knead it, and make loaves." He ran to the herd, picked out a tender, choice steer, and gave it to a servant, who quickly prepared it. Then Abraham got some curds and milk, as well as the steer that had been prepared, and set these before the three men. And he waited on them under the tree while they ate. They asked Abraham, "Where is your wife Sarah?" He replied, "There in the tent." One of them said, "I will surely return to you about this time next year, and Sarah will then have a son." The word of the Lord. Thanks be to God. Your response: "He who does justice will live in the presence of the Lord." He who does justice will live in the presence of the Lord. One who walks blamelessly and does justice, who thinks the truth in his heart and slanders not with his tongue. He who does justice will live in the presence of the Lord. Who harms not his fellow man, nor takes up a reproach against his neighbor, by whom the reprobate is despised, while he honors those who fear the Lord. He who does justice will live in the presence of the Lord. Who lends not his money at usury and accepts no bribe against the innocent, one who does these things shall never be disturbed. He who does justice will live in the presence of the Lord. St. Paul suffers many things in the course of preaching the gospel, but he takes joy in his suffering because he knows he bears it with Christ, and it produces merits for the whole church. The second reading. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. "Brothers and sisters, now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in the afflictions of Christ on behalf of his body, which is the church, of which I am a minister in accordance with God's stewardship given to me to bring to completion for you the word of God, the mystery hidden from ages and from generations past. But now it has been manifested to his holy ones, to whom God chose to make known the riches of the glory of his mystery among the Gentiles. It is Christ in you, the hope for glory. It is he whom we proclaim, admonishing everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone perfect in Christ."
The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise to honor the Holy Gospel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to Jesus and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa ating pagninilay ngayon, sa mabuting balita, hayaan niyo pong mas maging personal or practical ang reflection natin para mas makita natin ang kahalagahan ng pakikinig sa tamang pakikipag-ugnayan, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Magandang umaga sa inyong lahat. So narinig natin sa ating binasang ebanghelyo, ang wari ba'y pag-reprimand ni Kristo kay Martha? Sa paglalagay niya ay napakaaligaga sa maraming mga bagay. Saka naman niya pinuri yung ginawa ni Maria, na ayon sa kanya'y pinili ang lalong mahalaga, ang lalong mabuti. Kung ilalagay natin ang ating sitwasyon kay Martha, parang nakaka-offend yata. Kasi in-entertain mo si Kristo, naghahanda ka para sa kanya, tapos ganun ang sasabihin niya. Pero kung pag-iisipin po natin mabuti, marirealize natin na hindi naman niya winawalang halaga yung ginawa ni Martha. Kaya nga ang description niya sa ginawa ni Mary sa kanya, the better part. Pag better, ibig sabihin, good din yung ginawa ni Martha. Mabuti rin. Dangan nga lamang, at that very moment, hindi yun ang kinakailangan o ina-expect na tugon mula sa kanya ng Panginoon natin. Again, sabi ko, mas maging practical tayo sa pagninilay. Si Kristo ay pupunta na ng Jerusalem nang mag-stop over siya kina Martha at Maria. Ano ang mangyayari sa Jerusalem? Papatayin siya. He must be struggling within. Mamamatay na nga lang siya, di ba? Sasabihin pa niya sa ama, sa Jardin ng Getsemane, "Ama, kung maaari po, wag na ito. But not my will, your will be done." So natatakot din siya. Alumpihit din siya. Kaya pwedeng nag-stop over kina Martha at Maria. Gusto niyang mag-relax. Marilax yung isip niya. Maka-focus siya. Mag-gather niya yung sarili niya. At makasalamuha ng mga taong makikinig sa kanya. Yes, may mga alagad siya na pwede niyang pagsabihan. Pero alam naman natin,
Many times, sinasabi niya yung tungkol sa paghihirap niya. Pero walang makinig, walang umiintindi sa sinasabi niya. Therefore, mahalaga talaga yung ginawa ni Maria. Yung nakinig siya kay Kristo. Sapagkat at that very moment, practical ha, iyon ang kailangan ni Kristo talaga. Bagay na minasama ni Martha. Kaya napagsabihan siya. Ayun. Mga kapatid, naranasan na po ba natin yung tumulong tayo, pero parang hindi na-appreciate yung tulong natin? Di ba nakaka-offend? Tumulong na nga lang eh. Pero bago tayo mag-react, isipin muna natin, nakatulong ba talaga tayo? Baka hindi naman. These past days, nalungkot ako sa sunod-sunod na pangit na nangyari sa aking sekretary. Kaya Ate Cynthia, kasi parang kapatid ko yan. Isang araw, nadulas siya dyan sa may labas ng kitchen. Unang balikat, gas-gas. Isang araw, nagkasakit ang kanyang husband. Na ospital, na dengue, nagkagasta sila. Isang araw, kasama ng cellphone ko, actually, nadami lang din siguro cellphone ko. Ang kukunin siguro yung cellphone niya. Dalawang cellphone niya nawala. Sabay yung mga cellphones namin, nawala, ninakaw. Tapos isang araw, nagmagandang loob, papakanin yung pusang ligaw. Hindi pa niya napapakain, inunahan na siya. Sinakmal yung kanyang kanang kamay. Naku! Ang dugo. Nagpa-injection siya. Alam niyo po pala, ang pusa mas makamanda kaysa sa aso. Ang pusa, kung saan ka kinagat, doon ka injectionan. Ako, sabi. Maawa ka. But wait, there's more. Magmimisa kami sa bangko. Magkakasama kami si Art, yung organista po natin dito. Kami tatlo, late na ako. Nang pumasok siya sa kotse, medyo mairit ulo ko. Sabi ko, te, ano ba? Late na tayo. Hindi naman kumikibo. Hindi naman siya pala ang may kasalanan kung bakit na late sila. Pero ayaw niyang magsabita ng iba. Pagdating sa bangko, nabana sila. Kinuha nila yung gamit dun sa trunk ng kotse ko. Ako yung nagdadrive, ha? Pagkuha na nila ng gamit sa trunk, si Art, laki ni Art, alam natin kung paano sinasara yung trunk. Ano? Sinara ni Art yung trunk, naipit yung kaliwang kamay ni Ate Cynthia. Aray! Pero teka, meron pa. Po kayo mag-alala, buhay pa. Diba ako nagdadrive? Hindi ko naman alam na naipit. Napa-under ko po. Nako, nag-violet agad na magkakala ko mapuput. So nung kami nagmimisa, tahimik si Ate Cynthia, umiiyak na. Eh ikaw ba naman yung sunod-sunod? Ang pagitan, hindi linggo ha, araw lang, araw-araw. So syempre habang namamaga ang dalawa niyang mga kamay, iniisip niya yung patong-patong na mga pangit na nangyari sa kanyang buhay. Si Art, nagmagandang loob. Sabi niya kay Ate Cynthia, Ate Cynthia, masakit ba? Sabi ni Ate Cynthia, ano palagay mo sa akin, tabla, kahoy, walang pakiramdam? Sa kagustuhang bumawi, sabi, eh, Bix, ano to, sipon? Kung pwedeng tumulong, hindi na-appreciate yung pagtulong kasi hindi yun ang kinakailangan ni Ate Cynthia that time na reaction or tugon. Kung nag-sorry muna sana, magkakaibigan po kami dito. Don't get it wrong, ha? Sometimes we help based not on the need of the person we want to help, but on our need. Kaya kung minsan natutugunan natin, hindi yung pangangailangan ng tao, kundi yung pangangailangan natin. Yung pangangailangan mo ba na tumulong? Dapat makatulong ako. So, para makancel lang yun, tutulong ka na. Pero hindi ka sigurado kung nakatulong ka talaga. Tapos, magtataka ka kung ba't hindi na-appreciate yung tulong mo. Kung bakit hindi natuwa, hindi ginamit ng mga itas, yung bra, yung trahe di boda, yung Amerikanang bigay mo, bakit nagsusuot ba sila ng ganun? Kung bakit hindi ginagamit ng kasambahay mo
yung t-shirt na ibinigay mong lostrad na at yung pantalon na kupas na, ikaw kaya magsuot noon? Kung bakit nagsasalita yung anak mo, yung misis mo, yung mister mo, sa problema niya, sa pag-aaral, sa trabaho, sa negosyo, kakatin mo bigla. Okay na yun. Naku, huwag mo isipin yun. Naku, stress lang yan. Move on. Without allowing them to pour out and even process even a bit their emotion. Sa ganun ba tayo nakatulong? Or we just satisfied yung urge natin na makatulong? Basta ako nakatulong na. Basta ako tumulong na. Eh, hindi naman nakatulong talaga. Bakit hindi natin siya sa atin kung ano ang talagang kailangan ng gusto nating tulungan, which I think can be very well achieved through genuine listening. Nakita po natin sa ating first reading kung paanong natuwa yung mga bisita ni Abraham sa kanya. By the way, hindi alam ni Abraham na yung dumating na bisita ay mga sugo ng Diyos, mga anghel pala. No. Akala niya ordinaryong tao lang talaga. Inistima niya, hindi sa paraan na gusto lang niya, kundi sa paraan na alam niyang kailangan nila. Matindi ang sikat ng araw, they must be very tired, they must be very hungry, they must be very thirsty. Anong ginawa niya? Ginawa niya ang halos lahat. Kumuha ng tubig, nagpalit siya ng guya, parang fiesta. Talagang inistima niya. At nung kumakain yung mga bisita, hindi niya iniwan. Oh, I can imagine Abraham asking them or telling them, oh, busog ba? Baka may kailangan pa, sabihin niyo lang. Hindi nagsalita yung mga bisita kung paano sila i-entertaining ni Abraham. Ah, hindi. Pero pinakiramdaman ni Abraham. Ganun ang tamang pakikinig. Hindi lang yung makinig ka sa spoken words, makinig ka rin sa unspoken words, sa kilos niya, sa actuations niya, sa parang pinapakita niyang mood. Dapat yun ay pinakikiramdaman mo na rin talaga. Sapagkat yun ay may sinasabi rin sa'yo, maniwala ka. Genuine listening. Madalas we take this for granted. Kasi iniisip natin, for as long as I can hear something, I'm listening. O yun, may bumusina. I heard that. Hindi yun listening lang. Pag sinabing genuine listening, it's not just the act, but the art of listening. So there must be an effort on our part. We must use not just our ears, but also our heart. Not just the act, but the art. May effort on our part. Parang ganito, halimbawa, nag-uusap kayo ng mahal mo. Heart to heart, dapat. Ganun eh. Heart to heart. So ang nangyayari, nagsasabi siya sa'yo, anong madali? Anong madalas natin ginagawa? Sabat tayo ng sabat. Eh kasi, huwag kang sabat ng sabat. Huwag kang mag-i-interrupt. Huwag kang mag-judge. Father, hindi ako nag-judge. Hindi ako nag-i-interrupt. Hindi ako sumasabat. Okay nga. Pero may iba sa atin, hindi nga nag-i-interrupt. Pero habang nagsasalita, yung nagsasalita, dinadissect mo na lahat ng sinasabi niya. Naku, mali yung sinabi nito. Ha? Mamaya, babalikan kita. Kaya hinihintay mo na siya mag-stop eh. Para babanat ka na. Sa oras na mag-stop siya, i-assume mo na yun ay period na, na yun ay tapos na. Kaya babanat ka na with these words, tapos ka na? Ako naman. Eh, hindi pa tapos eh. Magsasalita siya, hindi pa ako tapos. Tapos ka na! Yun ang sasabihin mo. Nalilisik pa ang iyong mga mata. Tapos na ang pag-uusap ninyo. Walang mararating ito. Ang mahalaga, hayaan mo siya munang magsalita. Hayaan mo muna. Emptying everything. Mas maganda nga kung igagayad mo pa. Okay? Sige, ano pa? Tapos ika-clarify mo pa yung ibang mga sinasabi. May sinabi kang ganito. Ano ibig mong sabihin doon? Bakit mo kaya naramdaman yon? May pinagdadaanan ka ba? Yung bang maging curious ka. Kasi tandaan po natin sa isang taong may pinagdaraanan, bawat sabihin salita makahulugan. Lalong-lalo na kung noon lang kayo nagkaharap sa usapan. Kahit sabihin niyang okay lang, hindi definite na okay yon. Kahit sabihin niya ayos na, hindi pa masyadong ayos yun. Kahit sabihin niya na nagbibiro lang siya, naku, may katotohanan yun.
At ang isang taong nagmamahal, kapag ramdam mo na may pinagdaraanan ng minamahal mo, kahit sabihin niyang okay na siya, dapat masigurado mong okay na talaga siya, kasi habang may nararamdaman ka pa, hindi ka aalis hanggat hindi niya sinasabi yon buong-buo talaga. Kahit nga hindi nagsasalita, yung mga taong nagmamahal sa atin ng wagas, they can understand us kahit wala tayong salitang binibigkas. Ganun sana. Yun yung genuine listening. Sinasabi ko po sa inyo, ha? Kapag naramdaman ng tao na interesado ka at iginagalang mo yung sinasabi niya, pagkatapos niya talagang magsalita, ipaparamdam niya rin sa iyo. Ginagalang niya at nirerespeto niya ang sasabihin mo. So give and take. Yun ang magandang usapan. Diba? O yan o. Sample. Kayong mag-asawa. Diba? Ganyan kayo, diba? Magsasalita si Mrs. Makikinig si Mr. Magsasalita si Mr. Makikinig si Mrs. Diba ganyan kayo? Noon. Di pa ako tapos eh. Kasi habang sinasabi ko, sabi ni Mr. Sabi ni Mrs. Noon yun. Nung mahal niyo pa ang isa't isa. Father, mahal pa rin naman namin. Oo, mahal niyo pa rin ang isa't isa. Pero dapat may question doon. Bakit hindi na ako nakikinig sa aking asawa? Dati talaga yung pagmamahal mo, kahit alam mong tama ka eh. Pipigilin mo yung sarili mo. Mahalaga kasi para sa iyo yung pag-asama ninyo, yung magandang pag-asama ninyo, kesa sa punto mo, hanggat mapagbibigyan mo naman ito, hanggat magiging diplomasya ang approach mo, bakit ngayon hindi na? So may pagmamahal pa rin, pero nasa na, nababawasan na. Kung wala nang nakikinig, nasa na yung pagmamahal, baka nababawasan na. Pareho na kayo nagsasalita, wala nang nakikinig, wala na, meron pa pala, yung mga kapitbahay niyong marites sa paligid. Uy, nag-aaway na naman. Oo nga. Ano kaya pinag-aaway? Shhh! Bakit? Pinakikinggan ko nga mabuti. Ayun ang attentive. Seriously, genuine listening is hard. Again, it's an art. Effort on our part. But it is very important. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na wala nang gustong makinig. Nakita nyo sa FB, picture ko. Yung iba nga, kahit alungala lang ginagawa, picture, picture. Ako, focus, mundo. Ito sinasabi ko. Ito, comment ko. Kahit pangit yung comment, ito, basta nakapag-comment ako. Kahit noon pa, di ba? Anong sabi natin? Talk shows. Daming sikat na talk shows. Merong listening shows. Peace talks. Oh, peace talks. Walang peace listen. Kaya nga sa peace talks, may negotiator eh. Kasi, sabi niya, teka muna. Lahat may gustong sabihin, walang gustong makinig. Walang mga yan. Kaya ang tao ngayon, yes, gusto natin, napapakinggan tayo. Pero mas gusto natin yung maramdaman natin, inuunawa, iniintindi, someone is taking time to understand what we are feeling. Sinasabi ko po sa inyo, pag ganyan kayo, lalong-lalo na sa taong mahal ninyo, makikita mo, magbabago ang mood niyan. Yung magkasalubong na kilay, maghihiwalay na ganyan. Nanlilisik na mga mata, pupungay. Yung mga muscle niyan dito, marirelax yan. Yung mga shoulders na very stiff niyan, bababa yan. Yung balls niya na mataas, magiging malumana yan. At makita mo, mag-o-open siya. Sa gayon, by the end of your conversation, mapatunayan man ninyo na tama nga siya. Hindi siya magtataas ng boses. O ano ngayon? Sabi sa'yo eh. Ayaw makinig eh. Hindi niya gagawin yun. O kaya, maliman siya, hindi man siya umamin, hindi na siya magmamatigas. Kasi nauna na yung approach mo na pinaramdam mo sa kanya. Kaya tayo nag-uusap. Mahalaga ka sa akin at ang ating pag-asama. Parang hindi kayo kumbinsido, ano? Kasi nga mahirap. Mahirap to. E di sige, tuloy nyo na lang yung style nyo. Yung laging galit, walang nakikinig,
Yung biglang, toink! Blackout na lang yung walang kibuan. Palilipasin ng isa, dalawang araw, isang linggo, saka nalang uli magkikibuan. At saka kapag nag-away, saka uungkati na naman. Yan yung style nyo eh. Style nyo, bulok. Diba? Hindi lang luma na, kundi bubulak-bulukin ang inyong pagsama. Mahirap ito, pero effective ito. Kaya nga po tayo narito eh. Kasi bukas, makikisalamuha ka na naman sa mga katrabaho mo, sa mga kanegosyo mo, lalong-lalo na sa pamilya mo. Hindi kayo nag-uusap ngayong mag-asawa. Hindi naman dahil magkagalit kayo, kundi nakikinig kayo, nagsisimba kayo, nagdadasal kayo. So parang sinasabi niyo sa Panginoon, Lord, mahirap pero kakayanin ko. Basta tulungan mo ako. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Ibulong natin sa Panginoon ang ating intensyon. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Ako'y pinakikinggan niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko sapagkat mahal niya ako. At alam niya na rin ang hirap sa pamilya ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko sapagkat wala namin akong ibang haasahan kundi ang Panginoon. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, alam ko na sa lahat, more than anything and anyone, ikaw ang nakikinig sa akin. Minsan, kahit tahimik ako, kahit umiiyak ako, kahit di ako magsalita, alam mo kung ano ang pinanggagalingan ng lungkot ko. Salamat, Panginoon. Sana tulungan mo rin akong maging ganito. Kasi nahihirapan na ako. Ako na nga sa trabaho, ako na nga sa negosyo, ako na nga nagpo-provide. Pati ba naman yung pagpasensya, pag-unawa, pagpatawad. Pero gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Kaya lang, Panginoon, inspire me, help me, guide me, strengthen me, kasi hindi ko kayang mag-isa ito. Alleluia! Tulungan mo Alleluia na ang mahal ko ay mabago ko. Alleluia! Tulungan mo ko na ang mahal ko ay matanggap ko. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa dakdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Kung pwedeng feeling mo, ikaw na lang lagi ang nakikinig, pero sa Panginoon, ikaw ang kanyang pinakikinggan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kasi naririnig niya ang lahat ng paghigpi mo, dala ng luha mo kung lalapit ka kay Jesus. Naririnig niya ang sinasabi ng katahimikan mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Yes, sa pamilya po pwedeng puro na lamang ikaw. Pero pagharap mo sa Diyos, puro na lamang siyang magbibigay. Maniwala ka kung lalapit kay Jesus. Pakikinggan ka niya. Uunawain ka niya. Pero hindi magtatapos doon sapagkat tutulungan ka niya. Papuri sa Ama,
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Please all stand. We profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. We turn to you, Heavenly Father, that our lives may be marked by a deep love for others through our hospitality and service. Full of trust, we pray. Lord, listen to our prayer. Lord, listen to our prayer. Lord, may those who exercise authority in the church and in the government listen and learn from you, so that they may truly be humble servants, we pray. Lord, listen to our prayer. Lord, may those who dedicate themselves to the care of their families or to the service of the sick, the poor, and the handicapped learn to give themselves in joyful service and in love, we pray. Lord listen to our prayer. Lord, may those who are anxious and upset about many things at home and at work know how to give priority to the more important things so that they may spare themselves from useless anxiety, we pray. Lord, listen to our prayer. Lord, may we value the ministry of listening and understanding as we journey towards becoming a synodal church, we pray. Lord, listen to our prayer. Lord, may the sick, the old, the handicapped, and the dying be renewed by the consoling presence of the Holy Spirit so that they may unite their pains and sufferings with Christ, we pray. Lord, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, listen to our prayer. Father, we pray for guidance and enlightenment. Make us sensitive to the needs of others in whom we see Christ himself, through Christ our Lord. Amen. Please be seated. That we are, all
Pray, sisters and brothers, that this our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. O God, who in the one perfect sacrifice brought to completion valid offerings of the law,
Accept, we pray, this sacrifice from your faithful servants and make it holy as you bless the gifts of Abel, so that what each has offered to the honor of your majesty may benefit the salvation of all. Through Christ our Lord. Amen. As the Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, holy, holy. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Please stand. Let us proclaim the mystery of our faith. Spread and drink this cup. We proclaim your death, O Lord, until you come again. Until you come again. We proclaim your death, O Lord. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. We bow our head in silence. We pray for our departed loved ones. Kindly include Bishop Joey, Bishop Cirilo, Bishop Manuel, Monsignor Mar, Monsignor Jimmy, Monsignor Chocho, Monsignor Manan, Monsignor Venko, Father Bert,
Father Vistan, Father Chiki, Father Mike Pais, Father Ding, Father Danny Bermuda, Father Edwin, Father Ronald Ravago, Father Froy, Father Empai, Father Sammy, Father Frederico, Sally, and all who have died in your mercy, Larry, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Call on God, our loving Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give to you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take sins of the world.
Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Sa buhay, sapat na.
Sa buong mong anak, salamat.
salamat sa iyo. Sasalitin maging sa ulit sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang Lord.
desert land. Send your people to refresh the land. Send your people with the world in hand. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as one. Sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your please stand. Let us pray. Graciously be present to your people, we pray, O Lord, and lead those you have imbued with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life. Through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salamat sa Primo Event Solutions sa ating sound system. Salamat sa pagtangkilik nyo sa ating souvenir shop, sa ating alkansya, sa ating thinnails and a crown. Salamat po sa pag-share ng mga reflections natin, mga masses natin. Malaking tulong po ito sa atin. Salamat po sa pagpunta nyo po dito sa mga kinocontribute nyo. Una, panalangin. Anumang donation po ninyo na pagsasama-sama natin, hindi tayo nagsusolicit, hindi tayo nagpaparaffle, hindi tayo po, wala tayong nilalapit ang politiko, pero nakapagpapatayo tayo ng simbahan. Iyan po ay dahil sa inyo. Kaya maraming salamat po. Ay, salamat po. Praise God. Salamat din sa mga madres sa pagpagamit ng ating gym. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Salamat. Mamaya po may magpag-rosaryo tayo. 8 p.m. kung gusto po niyo sa Reverend Father Joseph Fidel Roura FB page po natin. Salamat. Okay, wala na. Sa mga nakaupo po sa garden, pakisalansan lang po yung mga monoblock natin. Salamat. Okay na? Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and your loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been ended. Go in peace. Thanks be to God. Salamat po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sakalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay.
Labira ng La Salette. Panalangin mo kayo. Salamat po, Kuya Jerry Ramos. Thank you. Salamat for spirit heading the construction of the church. Thank you.